another day, it's another vlog, and another workout. So, ngayong araw na to, guys, ay rest day ko talaga ngayon. Ay, hindi pala, cardio day ko lang ngayon. Pero, syempre, inaya ako ni BK na mag-workout ngayon. Anong oras na, guys? Sige, check, time check. Anong oras na, coach? Saka nakakita, mag-workout na ang katirikan ng araw. May ganun ba, coach? Magkano ka naman ang ikaw? Ikaw yun. Kasi, boss, actually, anytime of the day naman talaga, pwede ka mag-exercise. Pero hindi ko ina-expect yung katirikan ng araw. Na? Late ako, nag-isensin sa kulit ako. Pero usually, mga 8 a.m. ako na. Parang magto 2 weeks na akong nag-exercise. Hindi lang halata kasi paulit-ulit yung damit ko dahil apat lang po. Pero 2 weeks na po ako nag-exercise. Medyo nasasanay na rin ako sa routine ko. Nakapit ka na nga eh. Uy! Paano mo nalaman? Dati kasi, sa tinignan mo yan. Okay, lunch yan, tapos butas na agad. Ayan, ayan. Ngayon meron sa, tignan niya. Tony Paul. So ngayon, ang gagawin natin ay... Nandiyan naman si Coach JM, may assist niya ako. Okay lang ba, Coach? Oo. So ang aking gagawin ay... Hip thrust, split squat, goblet squat, baby swing, leg day, lower. Ilan bang pinakaayaw lahat na? Ayaw ko talaga ng leg day. No. Sarap masarap leg day. First ko lang ito, iniinan na ako eh. Ngayon ang 15 be. 15 ako po dyan be. Hindi ah. Hindi ah. Hindi ko na super mental. 75 yata. Parang basic lang. Ako po ay 2 weeks, ay hindi pala, 2 months, almost 3 months nang nanganak. So meron akong permission from my OB na pwede ako mag-exercise. Okay? Kayo, para sa mga kakapanganak lang, consult your OB, your doctor, bago kayo mag-exercise. And yung aking coach na si Coach Air, certified siya sa mga kakapanganak lang, sa mga may PCOS, babae, lalaki, sa mga senior. So, yung routine namin na ginagawa, simula na nag-start kami, is pwede sa akin. So, yan. Kilabutan ka! Oh, mahina na. Sige na, sige na. So guys, akala niyo madali lang sa akin yon. Nung unang time ko, first day ko ng workout, I remember September 21, sobrang nahirap talaga ako kahit jumping jacks lang, as in. Every day na nag-workout ako, nakaka-adapt na yung, nakakapag-adjust na yung katawan ko. So nag... Bakit? Bakit talaga ka-banding to si King? So yon, ha? Spot mo ka, bro. So yon. So itong mga binubuhat ko ngayon, hindi agad ako nag 5 kg, ganyan, hindi. Simula ako sa 4 pounds, 5 pounds. Yung baan batuta mo! Ten. Dapat natutulog lang ako eh, tapos nagpapadede lang ako. Pahinga ko to eh. May lang yan. Nagbabanding lang kami ni Isla. Pero mas pinili kong pumunta ng gym. Sige na! Isa lang! Sige na pag ikaw? Masuntok lang. Hindi, yung ano lang to. 50%! Hindi na tawag. 50%. Hindi na kaya pag ikaw. So guys, meron akong papakita sa inyo. Ito na yung katawan ni BK ngayon. Yeah. Go!
joke. Talaga naman. Baby number two, here we go. Charot, hindi pati yung katawan niya, pero ito yung goal ni BK. Yan ganyan katawan. So, tinatanong niya ako kung pag naging ganito ba yung katawan niya ay magmumukha siyang bonggok. So, comment down below kung magmumukha siya. Huwag lang ako magpapasok ng balik ng muscle. Yung muscle, tama. Huwag ako pamalakan yung sobrang ng muscle. Dapat ano lang. So, maganda to, katawan to. Yan. Papaprint ko to, lalagay ko sa ceiling para pag natutulog ako, nakita ko siya. Okay, go. Puro landian. Race and go. I need a bag and I need it to go. I hit a spot and I'm ready to go. I've been on go, so I'm always on go. Been it before and I act like I know. Been it before and I know how it goes. Straight up, part of my weight, my gain up. I don't need chains, I'm chainless. Long as my kids stay caked up. Long as my mom stay prayed up. I'ma be here forever. I'ma be here forever. I'ma be here forever. You can do what I do. 7 na. 8. Okay, come on. 5, 4, 3, 2. Ang daya kasi nito eh. BK, may natanong ako sa'yo. Pag nanalo ka sa challenge ni Kong TV na quality transformation, anong gagawin mo? Sa 1M. Papamigay ko sa mga contestant. Kapal naman ang mukha mo, nanalo tayo, papamigay mo. Pagkawa nanalo, lahat yan, $100K. Tapos tayo, di ba? Lahat kayo, $100K. Charo! Go, 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 go! How could you do that? Basic. Basic? Ano ba yung hindi basic sa'yo? Yung hindi na nakikita yung ipin. Ito ang question ko kay BK. Ano yung tingin mong edge mo sa mga kakumpit mo sa quality transformation ni Kong TV? Actually, wala. Parang ako ang diado. Why? Iba kasi yung goal ko sa katawan ko. Ano? Parang pa-boxing ngayon. Uy, calorie intake mo? 1.5 lang, guys. From? Siguro nasa 2.5 ako nag-start. 3K. 2.5 siya nag-start, ngayon 1.5 na lang. Naalala ko dati, nag-calorie deficit siya. Parang nag 1.5 siya dati, so nilagnat siya talaga. Nagbigla ako ng 1.5. Pero pinilit niya ngayon, talagang 1.5. 1.5 ka na, no? Gumapang naman yung from 2.5, naging 2.1, naging 1.8. 1.5. Ito, tingin mo, sinong mananalo sa Quality Transformation Challenge? Ang gusto ko sana ako. Pero kung hindi ikaw, sino yung deserve na manalo? No. Oh, alam ko, Yaogi, Ben, lahat naman talaga. Pero sino yung second? Pumili lang ako ng isa. Oh, sino bias mo? Ko, kung hindi sarili ko. Yes. Kasama si Kuya kung wala ka nila. Dudut and Steve, pamili lang kayo sa kanila. Oh, Dudut and Steve. Bukod sa kanila. Pero kung kasali ako, dapat ako. Ikaw, coach, sino bias mo? To be honest? Hindi, kasi nungalingan na lang. Yung totoo, siyempre. Steve. Bakit si Steve? Nakikita yung hard work niya, tsaka yung gano'n na kamusta yung ginagawa. So guys, abangan nyo yan. Sino man nanalo, ina-edit na lang ni F. Medyo pabungo na kasi si F tsaka si Agabus eh. Share sa inyo before ako mag-exercise. Yung routine ko, simula na nagbuntis ako for almost 1 year. Ano routine ko, BK? Kain. Kain, tulog, higa.
kahit tulog ka. Siyempre, buntis ka. Buntis ako eh, siyempre. Yung katawan ko nasanay sa puro ganun lang. Hanggang sa nanganak ako, ganun yung naging routine ko. Nang 2 months. Sobrang hirap na hirap ako i-regain yung strength ko. So, dumating ako sa point na talagang nagpo-procrastinate ako. Ang dami pong mga trabaho na hindi nagagawa. So, ang laking tulong sa akin yung pinush ako ni Keg na mag-workout, na mag-exercise. Actually, nag-start kami sa ano lang. Siyempre, nagpa-consult ako sa OB ko. Tapos, nag-start akong slow lang. Like, brisk walk. Tapos, jogging onti hanggang sa onti-onti. Since nung nagsabi sa akin yung OB ko na pwede ka nang mag-exercise, pag kasama ko siya sa magpa-check up, tinatanong niya sa OB ko kung pwede na ba ako mag-exercise. And pag normal delivery ka guys at wala kang complication, as early as 6 weeks, pwede ka na mag-exercise. Pero syempre, consult niyo muna yung doctor niyo. Sa case ko yun ah. Pero ako parang 11 weeks, magto 2 months. 2 months bago ako nag-start. So yun, sa 2 weeks pala na pag workout ko, yung mga benefits sa akin, gumanda yung tulog ko, talaga. Gumanda yung tulog ko, maganda yung supply ng gatas ko. Tapos, nung nanganak ako, meron akong problema sa likod. Siguro maraming may problema nito sa mga nagbuntis. Dahil ang tagal mong, syempre, daladala yung anak mo. Ngayon, medyo nawawala na siya. Kasi yung coach ko, ito talaga yung pinofocus niya din. Na ma-regain ko yung strength ko dito sa may pelvic ko. Dati ang intake ko ng pagkain, talagang kain, eat all you want lang talaga ako, guys. Hirap na hirap ako nung una na magpigil. Ngayon, ang calorie intake ko na lang ngayon ay nasa 2,300. Hindi siya mababa, guys. Busog pa rin ako sa 2,300. Yun yung maintain calorie intake ko. Na isang breastfeeding. Oh, na isang breastfeeding, ma'am. Kung hindi ako sinabihan ni Keng na mag-calorie count ako, talagang palaki, wala tuloy-tuloy talaga yung paglaki ko. Yun. So, nung una, nahirapan ako na mag-adjust sa food intake ko. Ngayon, sinasabayan ko siya ng Curva Coffee. So, ito ay appetite suppressant. So, lahat ng cravings ko, yun. Pero kung kaya nyo naman kontrolin yung mga pagkain nyo, okay naman kayo na kapag exercise kayo. Kahit hindi nyo na to inumin guys, okay lang. So, meron siyang dalawang flavor. Merong caramel and merong original flavor. So, available na to guys sa Shopee, Lazada, and sa TikTok shop. Ayan, nakalagay sa description box kung saan nyo siya mabibili. So, yun lang guys! Hindi siya yung slimming coffee na ina-advertise. Talagang ito yung magpapapayat sa'yo. Ito yung... Ito yung magtatay ka. Ito yung pinakakailangan mo para pumayat ka. Hindi. Kasi kahit anong gawin mo dyan, kung hindi ka naman nag-exercise, hindi ka nagka-calorie deficit, hindi ka talaga papayat. So ito, Curva Coffee, makatulong lang sa'yo para magbawas ka ng pagkain at makontrol mo ang intake mo ng pagkain. Gets? Kung nakontrol nyo na yung intake nyo ng pagkain. So, pwede nyo nang stop ang pag-inom ng Curva Coffee. Kung mahilig kayo guys sa kape, pwede mo siyang, yun na yung instead na mag 3-in-1 coffee ka, ito na yung magiging coffee mo everyday. Ito na yung lifestyle coffee mo. Kasi, healthy siya and yung sugar niya is stevia, hindi siya sugar. Yun. So, yun lang guys. Dito na nagtatapos ang... So guys, if you want to achieve this body, download nyo yung apps editor. So guys, dito na nagtatapos ang vlog na ito. Actually guys, ito pala. Dapat i-injalin ko si Keng ngayong workout na to. Kasi rest day ko nga. Pero na-realize ko na kahit gaano ka katamad, just show up. So yan ang takeaway natin ngayong
vlog na ito. Just yeah, show okay. up. Totoo yun, mag-ano kayo guys, mag-invest kahit... kayo sa health. Paano ba kayo makakapag-invest sa health? Mag-exercise kayo, mag-diet kayo, tamang pagkain. Yun din, totoo yun. Di ba yung sinasabi ko? alam ko yung sinasabi mo. Kayo tinatamad, gawin yung ano yun, gawin yung tama yung sinasabi ni Pat. Yung unang week, hindi ko talaga sa na-enjoy. Isipin nyo na lang ito. Galing kapapanganak lang sanay siya sa lifestyle na higa, tulog, dada, kain, lahat ng cravings na binibigay. Chismis, yan. Magaling doon siya sana, isipin yung adjustment na ginagawa nung bagong panganak. So every... Si B, katulad ni B. Grabe rin ang sacrifice niya. Hindi nyo nakikita. Hindi siya nagpa-lipo. Talaga nag-diet din siya. So every 6 PM guys, talagang nakasinghal na ako. Kahit talagang ayaw ko talaga mag-workout yung first day ko. Ayaw ko talaga mag-workout as in. Nagagalit pa sa kong siya. Nahihirap akong bumangon. Pero ito kasi, ito yung catch niyan. Nag-hire na ako ng ano ko noon, ng gym instructor ko noon. So, bayad na yung isang araw kong yun. Isa rin sa factor kung bakit talagang lagi ako, bakit consistent ako ng gym. Siyempre, nag-hire ka na ng gym instructor. Nag-enroll siya ng 6 months. Kaya ano na. Parang considered na paid na siya. Kasi nakakontrata ka na ganyan. So, yun. Invest. Yung siguro ma-advise ko sa inyo, mag-invest din kayo sa instructor kung kaya. Yan. And, yun, just show up. Yun lang. Thank you guys for watching!